Hello mga guys, JTech Moto here. Ngayon, meron tayong bagong content, no? So something interesting sa inyong lahat na nanonood ngayon, lalo na yung mga nagbabalak na magpa-tail tidy, no? So para malaman natin, kasi ako hindi ko rin alam personally, no, kung ganong putik ba ang aabutin ng isang motor na naka-tail tidy, no? Sa lalo na pagka dinaan mo to sa tubig o maulan, yan. So yan yung itatry natin ngayon. So ito ngayon mga guys, papakita ko sa inyo yung ating setup sa ating motor. Okay? So ito yung setup natin. So para malaman natin. So naka paddock stand to mga guys. Ayan. So para kunyari, so simulate natin yung talagang dadaan siya sa tubig. So naglagay tayo ng tray sa baba, sa ilalim. Tapos lalagyan natin, yeah, may tubig na siya, pero lalagyan natin ng tubig yan kasi habang umiikot yan, nauubos yung tubig eh, no? So kaya kailangan continuous yung tubig doon sa ilalim. So makikita nyo guys kung paano natin siya gagawin, no? Tapos makikita nyo yung talsik ng tubig dyan, kung hanggang saan aabot yung tubig. Kung aabot ba dito sa rider or doon sa back ride lang niya in case, no? So ma-imagine nyo na rin kung gaano kadumi magiging itsura ng motor nyo, no? So okay, yan yung setup natin. Yan, nakatutok siya doon. Tapos at the same time ibibideo natin siya using this camera na gamit ko. Tapos doon sa mga nagtatanong, no, kasi hindi naman lahat alam yung salitang tail tidy, no, sa motor, no. Pag sinabi kasi tail tidy mga guys, ayan. Pinalitan natin yung stock. Dati kasi may stock to. Tinanggal natin yon. So pinalitan natin siya nitong mas maliit na to. Bakit ba natin pinapalitan? Yun, para mas maporma ang itsura. Ayan. Diba? Mas maganda siya. So pakita ko sa inyo yung tinanggal natin dyan. Ito yun mga guys. Ayan. Ganyan siya. Ayan. So imagine nyo guys, di ba? Pangit pag mayroong ganyan eh. So yan kasi yung nag-prevent ng talsik dun sa passenger, no? Dun sa rider nung putek. So kasi sinasalo na itong tapalodo na to, no? So ngayon, yan yung tail tidy mga guys. So ibig sabihin, tinanggal yung stock na ganito at pinalitan ng mas maliit na ganyan. So okay. So ngayon alam na natin yung tail tidy sa mga hindi pa ganang nakakaalam. Okay. So ngayon start na natin. Try na natin. So try na natin. Una start na natin tong motor. Okay. Try na natin mga guys, no? I-primera ko na gear 1. Okay. Eh tapos unti-unti natin bibitawan yung ano, yung clutch. Ito kami. Ayan. Unti-unti natin bibitawan yung clutch, no? Ayan. So para umikot yung gulong. So mga guys, lalagyan natin ng tubig. Okay? Lagyan natin. Natin siya. Second try, no, kanina hindi gaano nakita yung ano yung talsik kasi dahil puti yung tubig. Okay, so second try. Pangalawa.
nakikita nyo. Talaga umaabot talaga dito. Grabe. Yan mga guys, so tapos na tayong mag-video. So nakita nyo naman kung gaano talaga yung taas talaga ng tubig, no? So ngayon pakita ko sa inyo yung kung gaano putik yung abutin ng motor nyo, no? So titingnan natin kung ano yung mga part na nabasa sa kanya. Okay? So yan mga guys. Kanina tuyo-tuyo yan mga guys. So kung ano yung nakikita nyo basa dyan, so yan yung putik na abutin nyo. Yan. So hanggang dito umabot siya. Yan. So kung ikaw isang rider na naka-tail tidy, no, tapos biglang umulan, so yan yung abutin mo mga guys. So ito malinis na tubig to. So imagine niyo na putik yan. Oh no. So dito sa harapan wala namang siyang basa. Dito siya. Yan. Yung basa yung tangke. Okay. Tapos pati yung kesame ko guys, basa. Hindi nyo lang nakikita, no? Pero umabot siya hanggang doon. Tingnan nyo yung gate. Hanggang doon umabot. Saka kawawa yung nasa likod nyo. Ayan. Kung may kasunod kayo, nakaputik din yan. Ayan. Isang basa siya. So okay guys. Ayan. Sana makatulong ako sa pagde-decide nyo kung i-tail tidy nyo yung inyong big bike, no? Dahil kung naka-tail tidy kayo, talagang ipapanalangin nyo na mag-umulan. Dahil pag umulan, ganyan ang itsura nyo. Yan, yan. Yung nakikita nyo sa screen nyo. Okay. Okay mga guys, so hope na nakatulong ako sa pag-decide nyo, sa pagpaporma. So ang tawag nga dito mga guys is talagang tiis ganda, no? Kasi maganda yung motor nyo, naka-tail tidy, pero yun lang ang aabutin nyo. Wala akong nakikita nagbablog nito eh, so di ko rin alam actually, dahil di ko pa natatry na alam, dahil alam ko talaga na puro putik aabutin ko, kaya hindi ko pa tinry talaga na mag-motor sa maulan na ano panahon, no? Na ride, no? So hindi pa naman di ako na champukan. So ngayon, ginawa ko curiosity, tinry ko. Sabi ko, gaano ba talaga yung putik na abutin ko dito, no? Pag ginawa ko to, ayan ang itsura, no? Basang-basa. Umabot ang gandun. Okay. Isa na namang vlog na nagawa natin ngayon. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, keep on subscribing lang mga guys para marami pa tayong papakita, no, na mga gaya nito sa mga sa bike nyo. So sa susunod na vlog natin ulit, see you guys, thank you for watching.